Hello guys! Ayan, may mga konting food. Luto ko yan guys. Ito, bopis, gatang langka, and then may puto at barbecue. Meron kaming water baptism sa church ngayon. So, pupunta kami ng beach. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo guys ang aming water baptism today. Kung ano yung mga magiging kaganapan today. Okay guys, see you later. Bye. God bless. Niloloko ko yung ano. Salamat po at dinala mo kami sa amin. Salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po at sa dating.
tatanong na sister na kapag-inyak pa, hindi ko malamang may katanungan sa'yo. So, para po maintindihan natin po, ang baptism po is, ibig sabihin po ng baptism is, submerge, fully. No? So, yun po yung explain ng Bible na yun. Mababaptize tayo, is masasubmerge. Bakit po kailangan baptize ng death, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit? So, baptism po, alam mo ba na ang ibig sabihin po pala ng baptism ay tayo ay namatay, tayo ay namatay, at tayo ay nag-asin na kagaling. Ang simbolo ng baptism, ang lubog po po, kunwari Diyos Pinus, pagpupong po siya sa kipo yung lumang lubos. At naiindihan na niya sa isang na siya, naiindihan niya na wala na yung nagsasimamang pagkatao. Yung sinner na, ano niya, di ba po nung nagkasara si Adam, nakita yun ay kasalanan, no? Pero nung namatay po si, yung last na Adam, si Jesus Christ, no? Namatay po siya, lahat tayo yun, parang sa akin, ngayon nung tinanggap ko natin si Jesus Christ bilang nakapagligtas ko natin, naiintindihan natin na wala na yung lumang tao sa atin, no? Ang ayon sa akin nung ako po yung napaliwanag sa akin ang banggit, naiintindihan ko ano kung anong kapapuhasan. Yung ating, dating ako, patay na. Yung daming algorithm. Ngayon ay Pastor Arlene, bago ay Pajay. Na meron banal na yung pangyo. Ngayon, ang tanong is, kailangan ba na mag-baptize tayo na, ano, na kailangan ba kagad-agad mag-baptize for pwede bang maya-maya book mag-baptize? Kunwari, ako tumanggap mo kayo sa Christ mo. Kailangan ba kagad-agad mag-baptize? Hindi po. Kasi po, ang baptism po is, hindi siya salvation. May mga ibang pangaral mo na kailangan ko hindi ko ang baptism po is ano lang parang public announcement na yung dating ikaw may wala na nakatay na at yung bagong ikaw ang buhay so tayo po kayo so, meron din naman yung mga nagpapabaptize at dati yung nabaptize mo nang hindi na yun po ang hindi no? Kasi ang isa pong ano ng baptism yung kanyang dami yun na yun na ibig sabihin po is kanyang ipinoproclaim na wala na yung dati siya at ang meron na ngayon ay Nana si Mary new creation na Sister Luz siya na si Luz Biminda hindi na siya si Mary so bago po tayo pumunta doon no, ano, pag-ibig po natin Sister Luz wow, amen hallelujah, thank you Lord guys, today is water baptism po namin. Yes. Ayan po ang aking pastor. At ayan po yung kapatid kong siya ay pag-baptize. Tayo po yung manalangit. Ipag-pray po natin, Sister Luz. No? Kung ano po yung may nangyayon na yung pag-pray. Hindi po kailangan na yung prayer mo, kailangan na ano, mahabang prayer or ano. Basta po, ano lang po yung may pag-pray mo sa kanya. May sabay po tayo. No? Hindi po, tayo po yung manalangit. So,
gagawin mo sa buhay niya. Don't think there to sleep po. Hindi lang sa kanya, sa kanyang family. Hindi yung mga family niya no, na nasa ibang lugar, Panginoon. Don't thank you that marinig ka lang sila. Jesus name we pray. Amen! Amen. Yay! Alam ako nila! Init ate, di ka magsinelas. Magsinelas ka, doon mo na lang ilagay. Nakamaong ka pala ate, hindi ka magsinelas. Exit. Ang puti-puti mo nga eh. Sige pa!
dalang watermelon. Ganito po kalaki ang watermelon sa Japan. Pastor, what? Anong gagawin mo dyan, Pastor? Lulubog sa tubig. Ay, lulubog daw bago kainin. Ilulubog muna sa tubig. Look, guys. Papakita ko sa inyo kung paano kainin. Ayan, guys. Yung watermelon, dala-dala ng aming pastor. Bago daw kainin, ilubog sa tubig. Walang Japanese na ganyan. Walang ganyan na talaga. Kala, asa na yung fried chicken ni Ate? Wala na pagkain. Wala.
pang-pangit eh.